O mga Martes natin sa sports! Ito na po ang pinahihintay nyo, sports news mula sa ating Professor Unbettable! Welcome sa Unbettable Sports! Yan na nga, katatapos lamang po ng Bardagulan sa Do or Die Championship Series na ginawa versus sa PVL, Premier Valuable League. Mm. Siyempre, best of three, Creamline versus Petrogas. Nag-champion nga po si Creamline. Congratulations! Sa ang attendance kanina sa MOA ay inabot ng 12,000 something. Sa pinakamalaking na record nila yan dyan. So, diba? Anong updates dyan? Updates. Ito namang mananalo, MVP si Tots Carlos. Tayo mga Creamline. Si Gia Di Guzman naman ang nanalong Finals MVP. Congratulations. Best center din si Gia. Best outside hitter itong si Tots Carlos saka si Gemma Galanza. Best middle blockers si Remy Palma saka si MJ Phillips ng Petrogas. At best opposite hitter si Michelle Gumabao ng Creamline at best libero si Kat Arado ng PLDT High Speed Hitters. On taray nila, congratulations. Ibang klase. Sa mundo naman ng basketball, PBA, yung nangyari pong semis din ang nanggagawin ngayon, Ginebra versus San Miguel din. Parang nagkakabigayan yan. No? Medyo nilangaw. Nilangaw? Tingnan mo naman ang mga upuan. Nasa gilid na yan. Bakit? Marami yata. Wala interest? Sister companies. Sila na naman nagharap. Tapos ganun din ang ganun din yung kasi sila yung nasa top 4 . TNT naman versus Meralco, sister companies. Sister company ron yun, no? Kasi kay Pangilinan, ito naman kay kay Ramon Ang. Pero kung sino, ito, nanalo ng Ginebra dyan, naghihintay sila na makakaharap nila kung sino naman ang nanalo sa TNT at saka Meralco. Diba? Yung mga ego. Pero sana po, tauhin ulit. Bonggahan nyo kasi ang action iba. Samantala, matagumpay ang naging torch relay ng Cambodia sa Philippines para sa upcoming SEA Games. Idinounce po yan sa Tagaytay last March 27. Yan ang ating mga sports officials. Kasi yung Cambodia mag-host ng SEA Games, iniikot nila yung Southeast Asian nations. Cambodia, pumupunta sa Philippines para yung torch relay. Nag-participate dyan ang ilang daang mga sports officials kasi itong magaganap po na SEA Games from May 7, kailan nga ba to? May 7 hanggang May 7 hanggang May 17 sa Cambodia. Yung mag-iikot yung mga torch relay na yan sa buong Southeast Asian game after ng Philippines. Magta-travel yan sa Brunei, sa Timor-Leste, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar, and Laos bago babalik sa Cambodia sa April 27. So buong Asia? Sana, inaayos na kaya. Wala akong idea. Meron, ano ka ba? Ako pa. O diba? Meanwhile, ang Malacanang po, finally dapat lang naman siguro ng Malacanang. Nagbigay na sila ng directive na lahat ng agencies sa buong bansa, under siyempre ng Philippine government, ay inutusan na ng Pangulo na magbigay ng suporta para sa darating na FIBA ngayong August. Suporta? Anong suporta bibigay? Cash! Lahat! Wow. O kung may budget ka dyan, ganyan-ganyan. Kasi nagbuo na ng World FIBA Task Force, yung tinatawag nila. Maganda. Kasi dadayo dito yung mga iba-ibang bansa. Kailan ba yung next game nila? August. Ngayong August na yan hanggang August, September, hanggang aabot ng October. Buti naman para supportan yung team na. Dapat trabaho ng gobyerno yun, di ba? Yan ang isa sa pinakamagandang ginawa ngayon. Yan. Kaya nagpapasalamat ang samahang basketball ng Pilipinas to the leadership of Alpanlinio sa directive na yan na ibinaba ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ang joray lang. Anong chismis sa sports world? Marami. Marami ba? Manny Pacquiao. Ano yon? Kasi di ba may exhibition game siya sa Japan ngayong July. Manny fans. Nagpapahaging na naman ang ating pambansang kamao na gusto niyang bumalik sa pagboboxing. Yun na. Yeah? Professionally na, no? Dahil at 40-something, nararamdaman daw niyang malakas pa siya. Wow. Although, nag-announce na siya ng retirement. Yeah. Niluluto niya yan ngayong October and November. So, anong masasabi niyo dyan? What else lang? Walang new. Hindi na siya senador. Nalot-lot siya nung tumakbo siya.
Tapos napapabalita pang on the rocks ang ano nila so, ni Jinky. Kayo. Doon na lang sa although dininay boxing. Naman, of course. Dininay ba? Oo. Oh, dininay. Pero parang ako, minsan hindi naman niya sa age, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. At least maganda naman na ang kanyang pagkatapos. Siguro, kayo na yon. Huwag na, no. Oo. Yung anak na lang niya. Oo, total naman. Kasi mukhang nananalo rin. Oh, yes. Oh. Listen, let's give him the benefit of the doubt. Benefit of the doubt! Uy, may chika nga ako dyan. Napulot ko sa mga Camarites. Yung ilang properties niya, pati yung almost a billion yung property dyan sa Forbes Park, binibenta na. Ay, bakit? Eh, kasi nga daw, lot-lot ang finances. Maliban doon sa ilang investment niya sa America, na hindi niya pwedeng galawin kasi basta hindi ko alam po anong tawag doon sa term na may financial achu-chu-chu-chu. Marami naman siyang investment, no? At saka si Jinky. Oo, puro Hermes ba? Kaya nga. May bibenta ba yun? Ay, oo naman! Sa ganung presyo pa din? Hindi na. Ay, nako! Hindi, pwede pa rin. Depende. Minsan nga daw, tumataas pa. Kasi, mag-guest tayo dito ng Hermes. Oo, mag-guest tayo dito ng ano. Ayan po ang aking mga unbearable sports gayong episode na ito dito lamang sa Marites University. At syempre pa, magbabalik po kami.